I wanna be a billionaire so fucking bad. Bye. Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ang topic naman natin ngayon itong mga tungkol pa rin sa pustiso, diba? Halimbawa, ikaw magpapagawa ka ng pustiso. Ang topic natin itong ngipin. Kung anong klaseng ngipin ang gusto mo. Ano bang ngipin mas maganda pag nagpagawa ka ng pustiso? Yung plastic ba? Plastic? Mga ganyan. So, plastic material na ngipin. Maganda to, maganda rin. O itong porcelain na ngipin. Ayan o. Porcelain. Yan. Porcelain yan. Ito. Ito naman yung plastic. Yung una kanina. Yan. Plastic na ngipin. Ito yung kadalasan na ginagamit ngayon ng sa paggawa ng pustiso. Ayan. Ayan. Okay. Tapos ito pa yung ito pa yung isa, yung ngipin din. Una, yung plastic, di ba? Pangalawa, yung porcelain na ngipin. At ito yung isa naman, yung composite na mga ngipin. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo dito sa tatlo. Yung una, yung plastic, porcelain, at saka itong composite na may plastic. Ano ba yung mas maganda sa kanilang tatlo? Di ba? Ito, isang pustiso. Ang gamit dito, yan, sa ginawa kong model or setting. Ayan, ito, pustiso. Plastic lang yan. Plastic lang yung ginamit dyan. Ayan, plastic. Plastic material. Ayan. Ito, halimbawa itong pustiso na ito, yan. Plastic lang yung ngipin na yan. Natural naman yung look. Diba? Nakikita mo, di ba? Depende sa'yo yun sa budget mo. Siyempre, hindi, kung ito maganda na itong ngipin na to, may mas maganda pa dyan. Ito nga yung sinasabi ko, yung, pwede yung porcelain, pwede yung composite. Ito, yung composite ng ngipin. Oo, mas matigas to, mas maganda, mas natural mukha. Ayun, no? Yung titignan mo yung ngipin niya, ano yan, no? Ayun. Yung layering ng ngipin niya, napaka, ano, natural talaga. Ayun, ayun, no? Tignan mo yung sa likod ng ngipin, no? May yellow siya, tapos translucent yung ano niya, pinakailalim niya. Yun. Mukha talagang natural. Pag yun, ano mo. Ito yung composite na ngipin. Oh. So guys, ito. Ipapakita ko lang sa inyo. Ito, gawa niya na plastic lang. Ito, plastic lang din. Pag nagpagawa ka ng pustiso, meron kang option eh. Hindi lang pagpapagawa ng pustiso. Siyempre, may mga ngipin din na ordinaryong ginagamit. Kung low budget ka, pwede ka na dito sa mga ganito na mga plastic resin teeth. No, walang problema yon, walang problema. Pero kung may gusto ka pang mas maganda pa dyan sa plastic na yan, dito ka pumasok. Dito sa combination ng composite at saka resin teeth. Ito maganda, more natural. Tingnan mo naman. Ayan. Pag sa likod niya, pag tinignan mo, halimbawa to, is shade color niya, ito is A3. Oh. Tignan mo yung kulay ng likod ng ngipin. Oh. Mukhang natural. Oh. Ito naman, pag tinignan mo yung likod ng ngipin ng plastic lang, okay naman siya. Pero syempre, kung may budget ka, mas maganda rin itong gamitin, itong composite na ano. Ayan. Pag kumpara mo yung likod nila, ayan. Ayan yung likod niya itong isang ngipin natin. Ito naman yung isa. Oh. Di ba? Ito yung composite na resin teeth. Composite plastic resin teeth. Oh. Kung may budget ka, oh. Dok, baka pwede wag yung plastic gamitin. Yung ano, pang second class na ano, ngipin. Ito, oh. Napakaganda. Maganda yung anatom niya. More natural. Ayan. Ayan, oh. Tignan mo. Saan yan? Alam naman po ng mga doktor to kung anong ano. Kaya kung ikaw gusto magpagawa na mas maganda nitong plastic, mas maganda, mas lalong gaganda kapag ito yung ginamit mo. Itong combination ng plastic at composite teeth. Mas matigas to, mas makunat, mas maano, mas maganda. Ito naman yung isa, yung porcelain ng ngipin. Ito mas natural talaga to. Pag suot mo to, talagang more natural ang show nito sa tao. Kaso, ang problema dito sa porcelain, bibihira na ang gumagamit kasi nga marami siyang disadvantage. Siyempre, unang-una, medyo mabigat daw to sa gums, nakaka ano siya,
sanhin ang paglubog ng gums natin ng mga nagpupustiso. Ayan, pag may ano, ayan, may bakal sa likod pag porcelain. Ayan. Pero ito, pag tinignan mo talaga ito, more natural. Panis lahat ng dalawa na yan dito sa porcelain. Mas matibay ito kasi nga porcelana. Ayan. Ayan. Yung likod niya. Ang kaproblema lang nito, ang problema lang dito siyempre, unang-una, yun nga, mabigat. Pangalawa, pag nabagsak yung pustiso mo, mababasag yung, kasi nga, porcelain, lalo na kung ito, mabigat to eh. Pag bumagsak yung pustiso, alam ba, ito, porcelain yung ngipin. Pag bumagsak yan, pag ganyan eh, unang-unang tatama sa floor o sa base eh, yung ngipin. Kaya minsan, ang mga nakapustiso na nakaporcelain, ang problema nila, nababasag yung porcelain ng ngipin. Isa pa yun na problema. Oo. Pag problema kasi, pag nagpagawa ka sa, pag nabasag yan, kailangan maghanap ka rin ng porcelain ng ngipin. Hindi katulad ng plastic, marami kang mabibili. Ito medyo kamahalan, lalo na kung, halimbawa, yung kulay ng ngipin mo, kailangan bumili ka ng kakulay din ng ngipin. Hindi basta-basta yung ipapalit mo eh, hindi kakulay. Siyempre, kailangan maganda ang porcelain. Ito, dati itong ginagamit ng mga, lalo yung matatanda, dati noon, yung mga unang-una, mga naka-encounter ako ng mga nakapustiso, nakaporselana. Oo, nakaporselana sila ng pustiso. Ang problema sa kanila, di ba, ang sabi ng mga dentist, eh, di na nga sila, di na required yung porcelain teeth ngayon. Kapag nag-plastic denture sila, lalo na sa lower, ayan ha, pakinggan nyo. Pag nag-plastic denture sila, lalo na sa lower, dati naka-porcelana sila, di ba? Porcelana yung ngipin nila. Pag nagsuot sila ngayon ng plastic na pustiso, nagtataka sila bakit ang gaan. Hinahanap nila yung bigat ng porcelain ng ngipin. Kasi nakakatulong daw yun. Sa isip po, para sa akin, nakakatulong talaga yung weight nito sa lower denture, lalo na sa lower denture, sa full mouth. Nakakatulong talaga eh. Kasi nga, yung bigat niya nakakatulong for ano, ma-establish yung ano niya, yung kapit niya dun sa gums, tapos medyo hindi siya ganun kagalaw. Pag plastic kasi ang ginamit mo sa lower denture na pull, parang ang daling itulak ng dila natin eh, oh. Lalo na yung mga flat na ano, ridge. Oh, iba yun ang ano ko para sa akin, itong porcelain ng ngipin maganda pa rin kung tutuusin. Ang problema nga lang ito, pag nabagsak mo yung pustiso mo, basag yung ngipin, yan. Hindi ka tulad ng mga plastic, madali mong mapapalitan. Depende yan sa budget mo, kung anong gusto mo. Kung magpapupustiso ka, halimbawa ito. Ito, maganda na yung plastic eh. Di ba? Pero may mas maganda pa ito. Itong mga ganitong ngipin. Yung combination ng plastic teeth at saka nung ano, composite material. Ayan o. Yung composite material, ginagamit din to sa ano eh, sa mga veneers, ginagamit din to. Itong mga composite teeth, matigas, makunat, mas natural. Ito, mas maganda, more natural yung mukha, yung appearance, yung ano, ayun oh, tignan mo, titignan mo yan. Kala mo tunay na tunay talaga, ayun, yung kulay oh. Ipagambingin natin dun sa kulay ng plastic ka. Ito, ayan. Ayan lang siya. Ganyan lang siya kasimple. Yung sa plastic. Ayan. Ayan. Ito yung sa ano, yung composite. Tignan mo, di ba? Sa anatomy pa lang, panis na eh. Anatomy, yung mukha ng ngipin, di ba? Ayan. Yung mukha ng ngipin ng pangil na to. Ayan. Napakaganda kulay. Mukhang ano, ngipin. Ito, mukhang din sa ngipin, pero, ayan, pag ambigid mo yung mukha nila, pangil pareha yan. Parehang sa right side ng pangil. Ayan. Di ba? Kung titignan mo yung mukha nila, ibang-iba. Mas maganda yung itong composite na ano, ngipin. Kung may budget ka, pwede to. Kung wala naman, edi magtsaga ka muna dito sa plastic. Yeah, nasa sa inyo kung ano. Pero, kagandahan talaga. Dati, ang uso dati yung mga iba, pag nakapustiso, nakaporselana ng ngipin. Ito, medyo nagpe-fade out na mga gumagamit nito. Sa pustiso, ha? Pero sa porcelain na fixed bridge, ito pa ang ginagamit yung mga iba. Kung ano, ordinary. Pero ngayon, may mga mahal na lumalabas na ganitong ngipin, eh.
yung mga sa fixed blades, yung mga zirconia, napakamahal nun. Pero ito, masasabi ko pa rin itong porcelain na artificial teeth para sa denture. Maganda pa rin. Siyempre, bakit mo naman ibabagsak yung prosthesis mo kung alam mo namang kailangan mag-ingat ka in case na pag ganito yung mga ngipin mo. Para sa akin, maganda pa rin to. Maganda yung anatomy, matigas, matibay. Yun nga lang, problema, mababasag, tsaka sabi nga, nakakalubog ng gums to. So, kasi sobrang bigat or ano. Pero sa akin, maganda to. More natural look to. Ayan, napakaganda ng itsura niyan. Chipi-chipi pang klase ng ano to, ha? Porcelana. Pero kung may mas mahal pa, mas maganda rin yung anatomy. More natural. Kaya sa susunod, kung magpapagawa kayo ng pustiso, mas maganda kung may budget ka, ito, mag-plastic ka na lang. Pero pag may budget, ito mas maganda hanapin niyo. Itong mga ganitong ito na composite teeth na sa denture nyo. Okay guys, maraming salamat. Thanks for watching po. Maraming salamat sa panonood. Sana po may natutunan kayo. Bye-bye.